Sorry, Brother Jacob. In times of trouble, what you do? Samantayin nyo, itong season na to ng buhay ni Jacob, tumalakad na siya ng tama. Ay Diyos, ha? Nag-reconcile na siya sa kapatid niya, nag-humble na siya. Tapos, ang problema naman niya, anak. Yung mga pinagdagluha ng anak niya. So, pag kayo ba nagdumarating kayo sa mga pagsubok, kasi minsan totoo yun eh, ang problema mo minsan hindi ikaw. Minsan mahal mo sa buhay, minsan anak mo, minsan asawa mo, minsan kapatid mo, minsan magulang mo, tanda nyo ha? Hindi lang anak ang sakit ng ulo ng magulang. Minsan yung anak din, sakit ng ulo yung magulang. Both yan. So, anong gagawin mo? Kasi ito, katol ka rin na sinabi ko kanina before tayo mag-start. Alam nyo, part ng journey yung kahit malakad ka sa Diyos, may pagsubok tayo. Kasi kung tutusin, hindi nga yung anak din. Sakit yun sa sakit. So para gusto ko lang malaman nyo na hindi exempted ang mga nangyayari sa Diyos. Kasi si Jacob is part of the patriarchal faith. Kasi sa mga tao na foundation ng faith na tinatayuan natin. At itong tao ito ay dumaan sa matinding puso. Let's see. Then, itong maganda sa Diyos. Nung time, maganda itong worship, nung time na nasa ito, tandaan nyo kadalasan, si Jacob ang kadalasan lumalapit kay God. Tandaan nyo ba, every time sa story niya, but it is time, then God sent Jesus. Minsan sa panahon ng problema natin, ang muna yung lumalapit minsan sa atin ng Diyos. Minsan, yung mga panahon na hindi ka na makalapit sa Diyos, minsan si God nag-umakausap sa iyo. Here, God spoke to Jacob. Nag-usap siya. At ipag-usap siya at ang Diyos mismo ang lumapit. Kasi minsan, totoo yun. Ano? Pag hindi na natin naguguluhan tayo, minsan totoo yun, ang hirap talaga lumapit sa Diyos. Hindi mo alam eh. Nandito siya ng kapinding diliman ng kanyang sitwasyon sa buhay. Pero God is a good man. God is the one who always comes to us every time we are in a difficult situation, difficult problems in life. Why? Because